Ayon sa latest Google survey, 72% ng mga Pinoy na magulang ang nagsisearch sa internet na nagtungkol sa mga impormasyon sa online safety. Ito'y para raw magabayan nila ang kanilang mga anak sa responsableng paggamit ng internet. Ah, good job parents. Ayon din sa survey, 86% ng Pinoy na mga magulang ang nakipag-usap na sa kanilang mga anak tungkol sa online safety. Galing-galing ang resulta. Confident ang mga magulang na lalapitan sila ng kanilang mga anak kung meron silang mga tanong o problema tungkol sa paggamit ng internet. Uy, napakahusay po niyan. Lalo na at marami pong mga bagay na hindi rin maganda sa internet. Yun po talaga yung kailangan na ituro natin doon sa ating mga anak. Ano yung tama, responsable, no? Na magiging safe po sila. Eto, sa totoo lang, mahirap po naman talagang maging magulang eh. Totoo naman po yun, wala pong formula ang pagiging magulang. Kasi kahit may mga gabay na sa pagpapalaki po ng ating mga anak, eh wala naman talagang, yun nga, wala naman talagang ito definite, ito na talaga yung kailangan nyong gawin para tama ang pagpapalaki nyo sa inyong mga anak. Kaya ang isa raw solusyon rito, eh dapat constant o tuloy-tuloy rin po tayong natututo sa tamang pagpapalaki ng ating mga chikiting. At hindi lang yon, constant kwentuhan, constant chill-chill, tatanong mo, kumusta ka anak? Minsan sa mga simpleng ganun lang, abad, humahaba na po yung usapan po ninyo. At para pag-usapan po natin ito, makakasama natin ang isang parenting at relationship expert na over 25 years nang pinapractice ang kanyang karera. Ang galing nito. Good morning, Miss Maribel Dionisio! My favorite! Good morning! Halika rito. Alam ko po! Sigurado ako marami po kayong mabibigay sa amin, lalo na at siya rin po naman ay nanay, ha? Pagulang din po. Malalaki po muna ako. Patingin na po yung nakikin, yung mga nanonood po sa Net 25. At saka yung asawa ko, Alan. Yes! Tay Alan, hello, Papa Alan! At syempre yung mga nakikinig kayo sa Radyo Agila, makinig po tayong lahat. Eto na, Mama Maribel. Yes. Simpleng tanong lang po, pero napaka-komplikado rin po. Bakit po talaga challenging yung pagiging isang magulang, lalo na po sa panahon ngayon? Alam mo, lahat ng panahon challenging. Wala pa lang pinipili. Wala, walang pinipili yan. Alam mo, yung sinabi mo kanina, nagiging challenging anything in life. Okay. Kung hindi tayo nag-aaral, kung wala tayong impormasyon. There you go. Di ba? Magluto lang. Mm-hmm. Kaya nga maganda may YouTube, napapanood natin papaano magluto. Mm-hmm. Ito rin, paano natin iluluto yung buhay? Or how do we raise our children? Yes. Meron ding sistema yan. Mm-hmm. There is a science to it also. May pagsusuri na kaming nagawa ni Dr. Quina Lee Chua, 2004 pa. Uh-huh. Yung 10 best parent practices, ang mga dapat gawin ng mga magulang. Uh-huh. At nagawa namin itong pagsusuri na to mula sa Ateneo High School at saka sa mga public schools ng Bulacan at Marikina. So, public school man anak mo o private school, alam mo ang resulta? Pareho. Whoa. Ibibigay ko sa iyo yung at least yung apat na okay, ano. Okay, sige. Umpisahan na natin yun para at least malaman na natin. Go for it, Mama Maribel. Yung acronym natin, ANAK. Ginawa namin ANAK. Okay? So, yung unang A, yung attention, yung oras. Uh-huh. Hindi pwede sabihin ni nanay, busy ako lagi. O, di mag-busy ka, hindi mo guilty makikilala. Guilty tayo lahat dyan. Hindi mo makikilala anak mo. Maglalaan tayo, mag-schedule tayo. Maski na 20 minutes in the morning, 20 minutes at night. Nice. Okay? Attention. Kasi binibigyan mong halaga yung bata. Okay, okay? Mama Rebel, para hindi parang maging cringy para sa mga bata. Kasi minsan para po, ba't mo ako tatanungin? Diba? Paano pong ang tamang approach sa mga anak para mag-open up sila sa inyo? Pag over 12 years old na yan, ano yan? Exactly! Pero pag 11, mga 10 and below, araw-araw gusto nila yun. Oh. Every day, all the time, di ba? Kaya magsimula sana tayo bata, pero kung mga 12 and above sila, hahanap tayo ng paraan na may kailangan naman lagi yung mga anak natin. Okay. Ma'am, kailangan ko ng ganito sa bookstore, may ganito sa classmate ko. Samahan mo, tulungan mo. Okay. O tanongin mo siya, anong kailangan mo sa school or ano? Uh-huh. Meron yan eh, maghahanap ka ng ano, window.
para makausap mo siya. Para makausap, para makasama. Pag lumabas kayo sa bookstore, anak, gutom ako. Upo muna tayo, kain tayo. Huwag mo sasabihin, mag-date tayo. Pero yung 5 years old mo, we'll have a date. Ay, naku, tontuwa siya. Di ba? So, depende sa edad ng bata. Pero pwede pang habulin, maski na 18 na yan. Hinahanap nila, gusto nila yung panahon natin, yung oras natin. Attention. At saka, isang bata, isang anak at a time, ha? Hindi, wag mo sasabihin mo sabay-sabay. Pag dinala mo sabay-sabay kasi, pati tayo nahihirapan. Maski na dalawa lang yan. Hilong-hilo na. Oo, di ba? So, ito, iba gusto niya. Ito, iba gusto niya. Mm. So, we take them out one by one. Maski na that is very nice. Twice a month, kung hindi kaya man, once a week. Ang recommendation ko talaga, once a week. At alam mo, kaya, kayang-kaya ng mga pagulang yan. Sa public school at sa private school. Mm-hmm. Ano lang talaga eh? Priority. Ano pong value mo? Di ba? Okay. So, A, tapos yung N. N, negosyasyon to. Kailangan meron. Di ba, lalo na teenager, nay, mas mataas na baon, labas tayo, or puta ako sa classmate ko. Kailangan may house rules ka. Okay. And then you have to negotiate. Pag-usapin yung house rules, pwede ba to? Ito yung ating patakaran sa bahay. Ito yung allowance mo. Pwede lumabas. Paggamit ng gadget, nako, yan ang ano. Yes. So, ngayon, pwede bang mag... boyfriend or girlfriend, pwede ba? At what age yun? So, you have to know how to negotiate and talk properly. Kaya yung K natin, communication yun eh. Okay. Pero dito, yung rules muna, kailangan klaro may house rules ka. Malinaw kung ano yung mga rules mo. At saka pag hindi ka babali doon dapat. Hindi ka magbe-ben. Ang magulang? Oo. Pwede mag-negotiate. Yun. Pero, pag hindi nasunod ng bata yung dapat gawin niya, merong consequence. Ayan. Hindi palo, huwag tayong mamalo. Huwag tayong manigaw, huwag tayong magkukurot-kurot. Anak, sorry, naka 5 hours ka sa gadget, ang usapan natin, 3 hours lang. Okay. Tomorrow, mababawasan 2 hours yung gadget use mo. Consequence. Kasi diba sabi mo po kanina, parang dapat makikipag-usap ka. At some point, parang dahil, syempre, parang komportable na yung anak mo. Oh. Paano niyo po naman babalansihin yung parang pagrespeto bilang magulang at yung line na parang sumusobra ka doon ang respeto kasi nasa tono. Ayun. Usually. Pero isipin ng magulang, maiging magtanong ang bata. They should be able to ask any question. At pag nagtanong sila, maganda nga yun eh. Pero may ibang magulang parang, ay, hindi naman ako ganyan sa nanay ko. Sa nanay mo, hindi ka ganun. Pero bago na tayo ngayon. Have to adjust. Have to adjust. Yung nanay, mga magulang ko, nag-adjust nga sila in the 50s pa eh. Kasi nag-aral din nga sila. Opo. So pag nag-aral tayo at nakita natin, yung pagtatanong, basta magandang tono, at nay, meron akong gustong sabihin sa'yo, at sana ganito, pag-isipin mo, na ano. Nasa paraan naman yan, negotiation na eh, part of that eh, that you can talk. Importante pa rin respeto, both sides, ha? Yes, agree, kasi both sides. Kasi may magulang dyan, sobra magulang naman. Magulang ako, magulang ako! Ganon. Hindi po daw tama yon. Hindi yon. Mawawala at lalayo yung bata sa'yo. Oh. At saka, baka ibigay lang sa'yo yung good news. Yung bad news, hindi na ibibigay sa'yo. And yun ang mas malaking problema. Yes. At saka, nandiyan yung maraming... Bakit nga ba, Mama Rebel, pag good news at parang pag may nagagawang mistake ang anak, they're so scared to tell you. Or because alam nila, pag mistake ang nagawa nila, di ba? So kung fault finder tayo, downer, negative by nature, alam na nila by 6 years old kung ano tayo, positibong magulang or naghahanap tayo lagi ng mali. So nagkakaproblema talaga. Ang dami ko rin yung naging mistake ngayon, ha? Pwede pa magbago by this? Yes, yes! 12 pa lang si Joe. Ay, naku. 12 pa lang si Joe. Kaya meron kaming school for parents ka. O si Kay, komunikasyon. Yun. Ate, yung isa pang A, di ba, si attention, negosyasyon, aruga. 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 Paghahalaga. Pansin mo lahat yung magandang niyang ginagawa. Build the confidence of the child. Sabi mo, wow, anak, naayos mo yung mga libro mo. Ah, pero may isa na iwan. Huwag mo na bang pansinin yung isa? May naayos na siya. I love that! Do not look for perfection. They're not. We are not perfect as well. Diba? Oh, that's so nice. Yes. Any small thing that they are doing, no matter how small, bigyan mo ng pansin. Big wins na yon. Yes, it starts there with, alam mo, over time, wow, napansin ni Mamis. Tapos pwede mo sabihin, ay, anak, halika, may naiiwan palang isa pa, tulungan kita. Pero,
narinig na niya yung magandang niya yung sa'yo. Sinabi mo. Oo. Yeah. Next time, maalala niya na titingnan ko talaga lahat yan. Basta yung tono natin again. Love. Tono. Love! At yung mga nanonood at nakikinig ngayon, I'm sure marami tayong matututuhan ngayong araw. Okay, yung pong pagkakaiba ng... Si Kay, communication. Ito yung the correct way of sending your message and the correct way of listening to your child. Kasi usually nakikinig tayo sa problema anak natin. Problema ko yan, yung listening ng hindi muna nagko-comment agad. Okay, so sinasabi mo na mistake mo yan na nagko-comment ka kaagad. Oo. Tama ba? Oo. Hindi nakinig ako sa'yo, di ba? Ah! Ulitin mo sa sarili mong salita yung sinabi ng isa. At anong pakiramdam mo? Narinig ko. Mm-hmm. Masarap sa puso. Yes. Parang, wow, gets ako ni Maribel. Uh-huh. Naintindihan niya. Gusto ko magkwento pa kung nakikinig tayo talaga. Mm-hmm. And this will prevent all this... many of the mental health issues that are experienced today. Mm-hmm. Kasi ang mga kabataan, sino kakausapin ko? Okay. Eh gusto nila yung magulang, pero hindi pwede magulang, kaibigan. Okay lang iba, pero we parents, alam mo, we're missing a lot if our children are not connected with us. Correct. Yun yun eh. Ano po ang mga dapat gawin para masigurong lalaking responsable at mabuting anak, or mabuting tao actually, ang isang anak mo? Oh. So, dito, while we're doing all the anak, yes. Kukwento tayo ng yung pagsalita natin sa tao, pagrespeto. So, yung values natin as a family, kailangan klaro. Mm-hmm. At saka, ikwento natin. Tapos tanongin natin, gusto nyo ba yun? Mm-hmm. Di ba? Na gawin natin and how will we carry it out? Paano natin gagawin yun? Na responsable siya. Mm-hmm. At sabihin mo, sa 12 years old, 12, 11? Yes, 12. Oh, sabihin mo, anak pa, aralin ka namin. Pag age 22 ka na, magtatrabaho ka na. Kung magme-medicine ka o ano man ang gusto mo. Mo ang gawin, magpapaaral kami up to this age. Then after that, ikaw na ang bahala sa ganda! Buhay mo. So, alam na nila yung programming nila, ika nga. At hindi na lahat iaasa sa inyo bilang magulang. Oy. And even ang 11, meron bang household chores yan? Kasi may ibang magulang ngayon. Uh-huh. 15 na yung anak. Paglalaban lahat ng gamit, at saka paglinis sa bahay, nakaupo lang yung anak. Huwag yung paupuin lang yan. Let them get involved in the household chores. Kasi mga ano yan, these are life skills. Napaka-importante. Tama. Yes. Naku, ito na nga yung parenting school, ma'am! Umusmong na po. Bago po yan sa pandinig namin. At syempre, yung mga anak natin, kailangan, actually, pati mga magulang, both anak po and mga magulang, kailangan po ito. Ano po yung meron sa parenting school po? Oh, so we call it the School for Parents. Nasimulan namin ito noong COVID. Yung school mismo. 2020. Pero kami, yung team namin, nagbibigay na kami ng mga parenting talks. Okay. Matagal na, 25 years na. Yes. Pero parang naayos namin yung programa based on the three studies that I did with Dr. Queen Alichua na meron kaming 8 videos of the three team members, si Ms. Aiza, Mr. Dan, dapat maimbita mo rin dito. Tatlo kami, nagbibigay ng mga impormasyon, kunyari yung first topic, the true meaning of parenting. Wow! Doon pa lang, nadadapa na maraming magulang. Marami, opo. Ako nga, ako po, dapang-dapa eh. Hindi pa kapasok. Dapang-dapa eh. Pero alam mo, ang isang may sasuggest ko nga, lahat ng LGU and mga barangay, I think you should... Totoo. And schools. Yes. No, yung mga... Umiikot kami ng mga schools. Yan! Kaya linagay na namin sa video at itong programa nyo, napaka-importante. Ay, salamat kasi, to. Kasi ano talaga, akala nila, love lang kailangan ng anak natin. Hindi. Hindi, marami pa. Na, ano, so doon sa 8 video na yon, nandun na yung anak. Mm-hmm. Kasama na doon. At saka marami pa kaming dinagdag. So ang susunod na namin will be April 13, batch 10 na ito. Ayan. So we've reached out to over 1,000 parents already. Ayan! Tama nga naman! Nag-iiba po kasi ang panahon. Kaya dapat ho, nag-a-adjust po tayo. At tama si ma'am, kailangan po talaga tayo po ay nag-aaral lang tuloy-tuloy kung paano maging magulang. At syempre, kung ikaw ay anak, paano nga ba ang pagiging responsabling anak din? Ayan. Oh. Mga Connect 25, this is Love and Uber po for more Love, Tunipet, and Arasang update.
updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.